Hi guys, this is Mom Marlyn, and for this video, we will rationalize questions po na related sa life ni Jose Rizal. Okay, so let's start with number one. Sometime in 1807, Rizal's close friend, Ferdinand Blumintritt, asked him to define the term, for he could not find the term for European Spanish or Spanish-American sources. Rizal replied that in Filipino, the word meant a dangerous patriot who someday will be hanged. Now, ang question, what was the word requested Rizal to define? So, ang clue po natin sa stem na number one is we have a dangerous patriot who someday will be hanged. And pag makabasa po kayo nito, ang correct answer is hindi ang militarist, because pag sinabi po nating militarist, it is somehow negative kasi it's more on war. And remember, si Jose Rizal part siya ng propaganda movement. Ang propaganda movement, it's more on peaceful campaign. So dapat more on peaceful na mga terms. Next, hindi rin pwede ang bravo na revolutionist. Kasi when we hear the word revolution, it's more on war, di ba? It's more on guerra. So ang correct answer natin for number one is we have the word filibuster. Kaya nga, di ba? El filibusterismo. So remember lang, filibuster, a dangerous patriot who someday will be hanged. Again, number one, alpha filibuster. Next, number two. Jose Rizal and other mestizos and pensionados in Madrid formed the propagandist movement to appeal to reformers in the Spanish administration in the Philippines through periodicals and pamphlets. Which of the following was not a product of the propagandist movement? So as you can see here in this question, ang clues po natin is first, we have propagandist movement. So when we say propagandist movement or the propaganda movement, ito po yung peaceful campaign. Bakit siya tinawag na peaceful campaign? Because wala silang dinadala na sandata para makipag-away. Ang kanilang battle is through writing, through periodicals and pamphlets. Kaya nga usually, ang members dito ay mga pensionados. When we say pensionados, ito yung mga mayayaman na mga Pilipino or in short, educated Filipino. Usually sila yung mga nakapag-aral sa abroad like Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Jaena, Juan Luna. Sila yung mga pensionados. Now, ang question, saan po dito ang hindi part ng propaganda movement? So again ha, ano yung propaganda movement? Peaceful campaign. What we are looking for here is ang hindi part ng propaganda movement. Now, part ba ng propaganda movement ang dasalan at tuksohan? Answer is yes, because ito yung isinulat ni Marcelo H. Del Pilar. So, part pa rin siya ng peaceful campaign. Next, part ba ng propaganda movement ang Fray Botod? Yes. Still, the writer of this is si Marcelo H. Del Pilar or si Plaridel, wherein dinescribe niya yung mga priest during the Spanish period, yung mga praile. Now, between Sol and Kalayaan, saan sa dalawa ang hindi part ng propaganda movement? Answer is, we have Kalayaan. Ma'am, bakit hindi part ng propaganda movement ang Kalayaan, knowing na ang meaning ng word na Kalayaan is peace? Guys, ang Kalayaan, yan po ang newspaper or ang official na newspaper ng KKK. And knowing na ang KKK that is founded by Andres Bonifacio is more on war, more on patay-patay, so ang sagot po natin is hindi siya part ang Kalayaan kasi it's more on war ang KKK. So ang Sol, ang Fray Botod, ang Dasal at Tuksohan, lahat po yan siya is ang write-ups ni Marcelo H. Del Pilar. Kalayaan, ang newspaper ng KKK, ang founder si Andres Bonifacio, tapos ang editor ng Kalayaan ay si Emilio Jacinto. Next, let's continue number three. He was the paternal grandfather of Jose Rizal. Again, ang clue, paternal grandfather. Ibig sabihin, ang lolo ni Jose Rizal sa side ng kanyang papa or sa father's side. Now guys, pag makabasa kayo ng quintos, automatically cancel yan siya. Kasi when we say, or pag makabasa tayo ng quintos, ito po yung sa maternal side or sa side sa mama. So mali po ang quintos.
So pag paternal grandfather ni Jose Rizal, ang correct answer po natin dito is we have Juan Mercado. Si Juan Mercado, siya po ang father ni Francisco Mercado. So si Jose Rizal, ang kanyang papa, si Francisco Mercado, ang papa ni Francisco Mercado, si Juan Mercado. So basically, si Juan Mercado is ang lolo ni Jose Rizal. Si Domingo Lamco, pwede tayong sumagot ng Domingo Lamco if ang question, sino yung nagdala or sino yung sa paternal ancestry ni Jose Rizal. So ang pinakauna talaga is si Domingo Lamco. Isa yan siyang native na Chinese sa Hsinchu District sa China. So kaya nga, di ba, may dugong Chinese din si Jose Rizal. So again, i-remember lang na pag paternal grandfather, Juan Mercado. Pag ancestor, Domingo Lamco. Next, number four. Jose Rizal's baptismal certificate was signed not by the priest who baptized him but his successor. So, ang nag-sign ng baptismal certificate ni Jose Rizal is hindi yung nag-baptize sa kanya. So, automatically, mali na po si Charlie, Father Rufino Collantes. Kasi si Father Rufino Collantes ang nag-baptize kay Jose Rizal. Again, ang nagpirma daw is hindi yung nag-baptize. So, ang successor niya. And ang successor ni Father Rufino Collantes is we have Leoncio Lopez. Si Father Leoncio Lopez. Si Father Francisco de Paula Sanchez, siya yung naging teacher ni Rizal sa Ateneo. Tapos si Father Burgos, siya yung pamangkin ni Father Burgos sa Gumburza, and siya yung nag-help kayo sa Rizal na makapasok sa Ateneo. So again, pag nagpirma ng baptismal certificate ni Jose Rizal, Father Leoncio Lopez Alfa. Next, number five. Who baptized Rizal on June 22, 1861? So guys, please remember yung mga clues na nasa stem. Si Rizal, kailan na-baptize? June 22, 1861, just 3 days after siya na born. So, kailan ipinanganak si Jose Rizal? June 19, 1861. Again, kailan pinanganak si Jose Rizal? June 19, 1861. 3 days after, nabaptize siya. Kailan? June 22, 1861. And sino ang nagbaptize? Sinabi ko na to kanina sa number 4 na option or sa number 4 na question. So, ang nagbaptize sa kanya is we have Father Rufino Collantes, Charlie. Again, ang nagbaptize, Father Rufino Collantes, ang nag-sign ng baptismal certificate, Father Leoncio Lopez. Next, number six. Who among the following stood as Rizal's godfather during his baptismal? So, Rizal's godfather or ang ninong ni Jose Rizal. So, ang ninong po ni Jose Rizal is cancel na si Rufino Collantes kasi siya yung nagbaptize. Cancel na si Leoncio Lopez kasi siya yung nag-sign ng baptismal certificate. So, ibig sabihin ang godfather ni Jose Rizal ay we have Father Pedro Casañas. Again, ang ninong Father Pedro Casañas. Next, number seven, Rizal, a shortened form of Spanish word second crop, seemed suited to family of farmers and originated from the word Rizal, which then means blank. So guys, ang Rizal na apelido ni Jose Rizal is hindi po yan siya related sa kanya by blood. Before kasi, meron silang tinatawag na Claveria list. And sa Claveria list, ito yung decree ni Narciso Claveria wherein require niya lahat ng mga Filipinos na magkaroon ng Spanish surnames para at least magkaroon ng order sa Philippines. Kasi nung dumating si Claveria or si Narciso Claveria sa Philippines, napansin niya na napakaraming Filipino ang same na mga surname but not related by blood. So ang ginawa ni Narciso Claveria para may order again is binigyan niya ng mga surnames ang mga Filipino. Pero if part ka sa mga mayayaman na mga Filipino during this time, pwede kang makapili or makasuggest mismo ng gusto mong surname. So, ang sinuggest ng kanyang father is ang Rizal. And ano yung meaning ng Rizal? Ibig sabihin is rice field. Sa ibang mga libro, ang inilalagay nila instead of rice field ay green field. So, same lang yan siya. Ma'am, bakit rice field? Kasi ang family nila, ang family Mercado to be exact, sila po ay may-ari ng mga lupain. So mga farmers sila, mayayaman yan sila na angkan. So ang ginamit na nila is Rizal from the word Rizal. Anong ibig sabihin? Rice field or green fields. Next, number 8. The list of produced and approved family names can be referred from this publication. So guys, list
of produced and approved family names. So, di ba sinabi ko kanina na binigyan ni Narciso Claveria ng surnames ang mga Filipino. Now, saan nakasulat ang produced and approved family names? Nakasulat po yan siya sa Katalogo Alfabetico de Apellidos. Again, ano yung sagot? Katalogo Alfabetico de Apellidos. Now, related siya sa number 8 na question, number 9, the Royal Decree of 1849 was ordered by. So guys, pag makabasa kayo ng Royal Decree of 1849, i-relate po yan siya sa pagbibigay ng surname sa lahat ng mga Filipinos. And sinabi ko kanina, sino yung naging daan para mabigyan ng mga surnames, mga Filipino? Kasi pagdating niya sa Philippines, marami ang same ang apelido pero hindi naman sila related by blood. So ang correct answer is we have Governor General Narciso Claveria. Kaya nga 'di ba may question sa board exam before, sino yung responsible for giving Filipinos Spanish surname? Tapos ang sinagot natin doon, Narciso Claveria. So pag may question, ano yung contribution ni Narciso Claveria sa Philippines? Answer is Spanish surnames. Sino yung nag-contribute ng Spanish surnames? Narciso Claveria. Royal Decree of 1849. Bakit 1849? Kasi November 21, 1849 yan siya na-sign. Si Pola Vieja, i-remember nyo lang siya, Pola Vieja. So, ang letter na nauna is letter P. I-relate po siya sa word na patay. Ma'am, ano yung ibig mong sabihin? Pag General Pola Vieja, P, patay, siya po yung Governor General na nag-utos na patayin si Jose Rizal. Next, si Governor General Rafael, ito siya, Rafael Izquierdo, siya yung Governor General na responsible po sa pagpatay ng Gumburza. Gomez, Burgos, Zamora, yung tatlong paring martir po natin. And si Governor General Despujol, letter D, i-relate po ito siya sa word na dapitan. Ma'am, anong ibig sabihin? Siya ang Governor General na nagpadala kay Jose Rizal sa dapitan. So again, Pola Vieja ang nagpapatay kay Rizal. P, patay. Next, Izquierdo ang responsible for the execution of Gumburza. Next, Despujol, D, dapitan, ang nagpadala kay Rizal sa dapitan. Si Claveria ang sa Spanish surnames or Royal Decree of 1849. Next, number 10. Jose Rizal's mother, Teodora Alonso, studied in this school. So saan po nakapag-aral si Teodora Alonso? Ito siya is isang napakatalino na babae. Correct answer is we have bawal ang Colegio de San Jose ha, kasi pag Colegio de San Jose, exclusive for boys lang ito siya. So ang correct answer is we have Colegio de Santa Rosa. Again, sagot is Colegio de Santa Rosa. Next, number 11. Domingo Lamco, Jose Rizal's paternal ancestor, was a native of this place. Di ba sinabi ko kanina, pag paternal grandfather, Juan Mercado. Pag paternal ancestor, Domingo Lamco. And then sinabi ko na rin ito kanina, na si Domingo Lamco is isang Chinese and native po siya sa Chincho District. So again, pag Domingo Lamco, saan siya galing? Chincho District in China. Next, number 12. Ateneo de Municipal Manila was located in Intramuros, which means blank. So guys, ano yung ibig sabihin ng Intramuros? Ang Intramuros, ito yun siya ang naging location or isa siyang city ng mga Espanyol during sa time nila dito sa Philippines. So ano yung ibig sabihin ng Intramuros? Mali po ang thick walls, mali ang outside the walls. So ang correct answer is we have within the walls. Answer is Delta, within the walls. Next, number 13. Prior to Ateneo, Rizal took and passed the examination at blank. So guys, ang nangyari kasi kay Jose Rizal, nung nakapag-decide na siya na sa Manila siya mag-aaral, and then sinamahan siya ng kanyang kuya na si Paciano, ang nangyari is nag-entrance exam siya sa dalawang schools. Prior to Ateneo, may isa pa siyang school na inaplayan and nakapasa si Jose Rizal, pero mas pinili pa rin niya ang makapag-aral sa Ateneo or Escuela Pia. So saan yun siya na school wherein nakapasa rin si Jose Rizal? Sagot is we have Colegio de San Juan de Letran. Again, Colegio de San Juan de Letran. Pero again, ano yung pinili ni Jose Rizal? Pinili niya ang Ateneo. Next, 14. At first, Rizal was denied entry in Ateneo but he was finally accepted through the intercession of
Sagot, sinabi ko na rin ito kanina, na si Father Manuel Ceres Burgos. Siya yung pamangkin ni Father Burgos. Ma'am, bakit siya tinulungan ni Father Burgos? Ang nangyari kasi guys is that nung gusto na ni Rizal na makapag-aral sa Ateneo, ay hindi na siya pinayagan kasi finished na ang enrollment or tapos na ang enrollment during that time. And then, hindi rin nakapasa si Rizal physically kasi si Rizal is masyadong maliit siya sa Rizal na bata. And then, yung kanya dong physical appearance is hindi pang appearance ng isang child na kaedad ni Jose Rizal. And then knowing na ang Ateneo is school siya ng mga Espanyol, and 'di ba yung mga Espanyol during that time is 'di ba like matatangkad and then malalaki yung katawan, even bata pa sila. So sabi ng nasa registrar na hindi ka na dapat namin tanggapin kasi ito ang physical appearance mo hindi pasado, tapos late ka na for enrollment. Pero humingi ng tulong si Pasiano kay Father Manuel Burgos. Kasi si Father Manuel Ceres Burgos, pamangkin yan siya ni Father Burgos, and si Father Burgos na sa Gumburza ang teacher ni Pasiano. Kaya nakapasok si Jose Rizal with the help of Manuel Ceres Burgos. Pero again, saan nga siya una nag-entrance exam and nakapasa? Deletran. Pero mas pinili niya ang Ateneo. But the problem is, hindi siya pinayagan. Kaya tinulungan siya ni Manuel Ceres Burgos. Now, pagdating natin sa number 15, while attending Ateneo, Rizal developed into a first-rate student who among the following noticed his proficiency in the Spanish language. So, diba, sa mga stories natin with regards to sa Rizal or sa life ni Rizal, like mga movies, ay pinapakita doon na isa siyang first-rate student or isang napakatalinong bata. So, sino yung naka-notice ng kanyang proficiency when it comes to the Spanish language? Answer is, we have favorite teacher niya sa Ateneo, si Father Sanchez. Father Francisco de Paula Sanchez. Kaya nga, nung na-notice niya na magaling si Rizal sa Spanish language, that's the time nag-start si Rizal, sumulat ng mga akda na nakasulat sa Espanyol. Next, number 16, who was the registrar, diba sabi ko late siya sa enrollment, in Ateneo, who initially denied Rizal's admission to the university. So mali na po si Sanchez, that's his teacher, mali na rin po si Burgos, siya yung tumulong, so ang registrar na assigned and hindi tinanggap si Rizal ay si Father Magen Ferrando. So answer is, we have letter A. Next, 17. What is the main reason for the education of Rizal in UST? So after Ateneo, is pumunta si Rizal sa UST, University of Santo Tomas, which is considered to be the oldest school in the Philippines. Now, nung nag-aral si Rizal sa UST, actually, meron siyang unang course na gusto, and that is philosophy. Pero nung nalaman niyang may cataract ang kanyang mama, or si Doña Chodora Alonso, kumuha rin siya ng kursong ito. So ang kumuha rin siya ng additional pano course which is related to medical. So ang isa sa reason or main talaga na rason kaya siya nag-aral sa UST is ang cataract ng kanyang mama. Cataracts of his mother. Next, 18. What are the two courses Rizal enrolled simultaneously in UST? Diba sinabi ko na to kanina, pinagsabay ni Rizal ang dalawang kurso kasi nga ang una niyang kinuha is philosophy, pero nalaman niya na may sakit sa mata ang kanyang mama, may cataract ang kanyang mama, so kumuha rin siya ng medicine. So ibig sabihin, pinagsabay po ni Rizal ang philosophy and medicine. And even nung dumating si Rizal sa Madrid, 3 courses ang pinagsabay-sabay ni Rizal. So diba, multitasker. Even mga babae, pinagsabay-sabay ni Rizal. Next, number 19. During Rizal's first year in UST, Rizal also finished a course in surveying in another school. What is this school? So, di ba? Nasa UST na siya, pero may isa pa siyang kurso from other school. And that is surveying. Saan na school? Ateneo. Answer, Alpha Ateneo. Next, 20. Allegedly, Rizal was underage when he took the licensure examination for surveying. Thus, his license was withheld. It was issued to him on this date instead. So guys, i-familiarize nyo na lang ang date. Sagot po natin dito is November 25, 1881. So guys, imagine gaano katalino si Jose Rizal. Next, 21. In 1879, Rizal won a silver pen for his entry in the poetry contest organized by Manila Lyceum of Art and Literature. What is the title of the poem? Guys, remember, pag silver
pen. Pag silver pen, sagot po natin is a la Juventud Filipina or to the Filipino youth. Again, to the Filipino youth. Ang sa aking mga kababata, ito yung isinulat ni Rizal, yung 8 years old pa lang siya. Yung my mother's birthday, ito yung sinulat ni Rizal na poem wherein inoffer niya sa kanyang mama or sa birthday niyang kanyang mother. In memory of my village, ito yung isinulat ni Rizal na nagpapa-remind sa kanya ng kanyang joyous days ng kanyang childhood sa Calamba, Laguna. So again, pag silver pen, ano yung sagot? To the Filipino youth. Next, 22. Rizal decided to take medicine also for this reason. What is this? Bakit kumuha si Rizal ng medicine? Answer is, we have Charlie. Rizal wanted to diffuse his growing political interest. Actually, habang nasa Ateneo pa lang si Rizal, is nakikita na ni Rizal or na-experience na mismo ni Jose Rizal ang nangyayari sa mga Filipino na nandoon. So, ang ginagawa nila is nagiging baba yung tingin nila sa atin mga Filipino, may favoritism sa mga Espanyol. So, ang nangyari is, nag-grow ang political interest ni Jose Rizal, kaya nung nagpunta siya sa UST, gusto niya mawala yung political interest niya kasi ayaw niyang labanan ang mga Espanyol. So, ang ginawa niya, kumuha na lang siya ng kurso na hindi related sa politics. So, kumuha siya ng medicine. Next, 23. Rizal wrote this satirical play which was presented by Ateneo students on December 8, 1880. What is the title of this play? Guys, i-remember nyo lang, pag satirical play, ito yung Beside the Pasig. Again, the answer is Beside the Pasig. Next, 24. One of the controversial works of Rizal was this allegory that allegedly won him a prize in a literary competition, but the prize was denied to him for the reason that the writer was an Indio. What is the title of this work? Answer is, na-flash ko na, The Council of the Gods. So guys, i-remember ha, ang Council of the Gods, dapat panalo si Jose Rizal. First placer dapat si Jose Rizal. But then, yung mga judges, nalaman nila na ang writer ng The Council of the Gods ay isang Indio. And ayaw nila ng isang Indio kasi gusto nila dapat Espanyol ang manalo. So ang nangyari dito is kinuha ka Rizal yung first placer and pinalitan siya ng isang Espanyol. So during that time sa Ateneo to is na-feel ni Rizal ang favoritism talaga doon sa mga Espanyol. Next, 25. Rizal secretly left the Philippines and had his first voyage to the world. When was this? So, di ba si Rizal is nakapag-aral siya sa UST because of the cataract of his mother and also gusto rin niyang i-decrease yung kanyang growing na political interest. Now, napag-desisyonan ni Rizal na hindi sapat ang ibinibigay na education dito sa Philippines when it comes to cataract or operating yung cataract ng kanyang mama. So, gusto niyang pumunta sa abroad. So, pumunta siya ng abroad kailan? May 3, 1882. Again, May 3, 1882. Pag-abot or pagdating sa 26, what is the name of the ship Rizal boarded during his first voyage? So ano yung sinakyan ni Jose Rizal papunta sa Madrid? I remember nyo SSS. Hindi yan siya Social Security System, but SSS na Salvadora ang ending. SS Salvadora. Bravo. Next, 27. Rizal went to Madrid and enrolled medicine. What is the name of the school? Answer, Alfa Universidad Central de Madrid. Again, Universidad Central de Madrid. Next, 28. When Rizal was enrolled in Madrid for his medicine course, he also studied painting and sculpture. What is the name of the school? Guys, ito yung sinabi ko kanina na diba, even abroad, is multitasking pa rin si Jose Rizal. May medicine, may painting, may sculpture, may drawing pa ito siya. So saan siya nag-aral ng painting and sculpture? Answer is Academy of San Carlos, Delta. Next, 29. Where did Rizal enrolled in his clue drawing classes? So kung kanina Academy of San Carlos, ang isagot natin pag drawing classes is we have Alfa, Academia de Bellas Artes de San Fernando. Again, Academia de Bellas Artes de San Fernando. Next, 30. Who is the professor of Rizal in drawing? So, ibig sabihin, professor ni Rizal sa yung San Fernando yung last kasi drawing classes. Ang correct answer is we have Mr. Hayes. Again, professor ni Rizal sa drawing, Mr. Hayes. So, guys, just familiarize the names.
Next, last 20 for this set, 31. Considered to be the first foreign book that Jose Rizal read. What is the title of this book? So guys, nung nasa Ateneo pa si Jose Rizal, nakapagbasa siya ng isang libro na foreign. And anong title doon? Hindi ang Uncle Tom's Cabin, hindi ang The Wandering Jew. Ang title po noon is yung kay Alexander Dumas, ang Count of Monte Cristo. Bravo! Nasa Ateneo ito si Jose Rizal. And sa pagbasa ni Jose Rizal nitong Count of Monte Cristo, like parang na-relate niya sa self niya or na-relate niya sa Philippines wherein tayo is parang para tayong preso ng mga Espanyol. Next, 32. Below are four statements about the Philippines during Rizal's time. Which statement is false? Lumabas na yung sagot. Okay, sagot is, bravo, the Philippines was represented in Spanish Cortes or Spanish Court. Ma'am, bakit false ito na statement? It's because sa time kasi ni Jose Rizal, di ba ang ipinaglalaban talaga nila is magkaroon talaga ng boses tayo mga Filipino sa Spanish na court. And hindi yun siya ibinigay ng mga Espanyol, kaya nung nagsimula tayo magkaroon ng peaceful campaign, hindi binigay. So ang ginawa nila Andres Bonifacio, doon na tayo sa madugong campaign. So again, hindi totoo, the Philippines was represented in Spanish court. Wala tayong representative, lahat mga Espanyol. Kaya nga gusto ng propaganda movement, at least man lang maging province tayo ng Spain. Hindi naman sa pinapaalis natin ang mga Espanyol sa Philippines, it's just that gawin nila tayong province. Tayo ang mamumuno sa Pilipinas, pero sila pa rin yung leader natin. Pero again, ayaw ng mga Espanyol. Ang alpha, ang system ng ating government is tinatawag na fray law, kasi that's actually correct kasi rule of friars tayo, rule tayo ng mga priests. Next, the big plantations were owned by religious organizations. Still, this is true. And the justice system served the interests of Spanish colonial government. Still true. Kaya nga ang mali is may representative na Pinoy sa Spanish court. Next, 33. As soon as Noli Mi Tangere was published, Rizal was ready to go home and perform surgery on the eyes of his mother. He took the ship from Marseilles and started his journey back to the Philippines on July 5, 1887. Again, answer is July 5, 1887. Next, 34. Who was this Austrian historian whom Rizal dipped friendship with during his stay in Germany? So isa ito siya as considered na best friend ni Jose Rizal. And isa sa mga unang tao na nakakuha ng unang copies ng El Filibusterismo. Answer is we have Ferdinand Blumentritt. Again, Ferdinand Blumentritt, ang best friend ni Jose Rizal. Next, 35. While Rizal was in Paris, he took advanced course in ophthalmology under the tutelage of the known ophthalmologist. Who is this? Answer is si Louis de Wecker. Bravo. Again, ang teacher ni Rizal sa Paris, Louis de Wecker. Now guys, nung pumunta si Rizal kasi sa abroad, hindi lang siya sa Madrid pumunta. Like halos na travel niya ang lugar, ang abroad. Kaya nga, di ba, marami siyang nakilala ng mga babae kasi paiba-iba ng location si Jose Rizal. And doon mo talaga makikita na si Rizal talaga is from a wealthy na family. And isa sa mga nagbibigay sustento talaga kay Rizal during that time is si Pasiano, yung kanyang kuya. So before siya umalis dito sa kay ang SS Salvadora, binigyan pa siya ng allowance ni Pasiano. Weird, diba? May pa-allowance si Pasiano. Next, 36. Rizal continued his study in ophthalmology in Germany under the mentorship of eminent ophthalmologist named Blank. So guys, si Jose Rizal hindi pa nakontento sa kanyang study ng ophthalmology sa Paris with Dr. Louis de Wecker. Pumunta pa siya ng Germany kasi ang Germany ang sikat noon when it comes to ophthalmology. So sino yung naging teacher niya sa Germany? Answer is we have Dr. Otto Becker. Again, Paris, Wecker. Next, ang sa Germany, Becker. Next, 37. When did Rizal write his poem to the flowers of Heidelberg? So answer is, memorize April 22, 1886. Diba 1887 siya umuwi dito? So again, April 22, 1886. Next, 38. Rizal wrote a lengthy essay about his prophecies on the condition of the Philippines entitled, answer is, we have the Philippines a century hence. Again, memorize ha, the Philippines a century hence. Next, 39. A poem Jose wrote when his mother
asked him to write a poetry, a poem that is Jose's product of all the melancholy of his aching soul. What is the title of this poem? So ito yung time wherein na-feel na ni Rizal na miss na niya ang Philippines. Miss na niya ang kanyang family, lalo na ang kanyang mother. Kasi mother's boy ito si Jose Rizal. And ang kanyang mother ang isa sa kanyang kauna-unahang teacher. So ano yung isinulat ni Jose Rizal? We have, they ask me for verses. Again, the answer is, they ask me for verses. Next, number 40. Laong Laan, one of the pen names ni Jose Rizal. What does this literally means? Guys, Laong Laan. Pag Laong Laan, di ba pen name yan siya ni Jose Rizal? Answer is always ready. O di ba always ready si Jose Rizal? Again, Laong Laan, always ready. Always ready, Laong Laan. Pero maraming pen names actually si Rizal. Pero ang sikat talaga is Laong Laan, always ready. Next, 41. Who ordered Jose Rizal to be shot in Bagumbayan on the morning of December 30, 1896. Guys, before tayo sasagot sa number 41, please do familiarize ang clues dito sa option. First is, we have ito, si Rizal is pinatay morning. Next, kailan siya pinatay? December 30, 1896. So, kailan nga siya pinanganak? June 19, 1861. And namatay siya December 30, 1896. So, ibig sabihin, ilang taon siya namatay? Answer is 35 years old. Again ha, si Rizal namatay is 35 years old. Now, sinabi ko na to kanina, sino yung nagpabaril or nag-order ng execution ni Rizal sa ni Rizal? So, pagpatay. P, answer is Camilo Polavieja. Again, Camilo Polavieja. Si Ramon Blanco, i-remember lang ay letter C, ito yung Governor General na ipinadala si Rizal sa Cuba. C, Cuba. Despujol, D, dapitan. Polavieja, P, patay. Next, 42. Rizal was able to finish his studies and performed excellently in all subjects in Ateneo. He was later coined as the pride of the Jesuits, but he pointed out that if weren't for his educator, he wouldn't have achieved his goal. Who was this educator? Guys, yung favorite teacher ni Jose Rizal. Answer is we have Father Sanchez. Again, the answer is Alpha Father Sanchez. Next, 42. Where did El Filibusterismo publish? Answer is Ghent, Belgium. Again, ang El Filibusterismo na publish sa Ghent, Belgium. Ang Nolimitang Here na publish sa Berlin, Germany. Again, El Fili, Ghent, Nolimitang Here, Berlin, Germany. And pag may question, ano na writing ni Jose Rizal or ano na novel ni Jose Rizal ang product of kanang anger or product of revenge. Pag product of revenge, answer is El Filibusterismo. Pero pag product of love, Nolimi Tangere. So pag makabasa kayo guys na it's more on war, it's more on revenge, it's more on sadness, it's more on melancholy, El Fili. Pero pag more on love, it's more on Nolimi Tangere. Next, 44. Why did Rizal fail to publish El Filibusterismo in France? Guys, saan nga na-publish? Yeah. Saan nga na-publish ang El Filibusterismo? Sa Belgium, sa Ghent, Belgium. Now, what's the reason why hindi niya na-publish sa France knowing na sa France na-finish na niya iyon? Answer is Delta. No one was willing to print the manuscript in Paris. No one was willing to print the manuscript in Paris. Next, 45. The lawmaking body that proclaimed Rizal as the Philippine national hero is the Philippine Commission. Actually, sa ano pa lang, sa Taft Commission, pag makabasa kayo ng Taft Commission, yan yung related sa American time. So ang Taft Commission, actually, sila yung nagpili or pumili kay Jose Rizal na maging a Philippine hero or maging representative ng Philippines. So they chose Rizal as out of several great Filipinos as the number one hero of his people. Pero nagkaroon talaga tayo ng Rizal Law after. So dito muna tayo, ang nag-declare kay Rizal na Philippine National Hero, Philippine Commission under what law? Ano siya na batas? We have RA 1425. Again, the answer is RA 1425, Charlie. Next, 47. Who gladly agreed to finance the printing costs of the book Nolimi Tangere when Rizal was having problems with the expenses? Guys, di ba may tinatawag tayong savior ni Nolimi Tangere? Saan nga na-publish ni Nolimi Tangere? Na-publish siya sa
Germany ang Elfilibusterismo sa Belgium. Now, sino yung nag-finance ng Nolimitanghere, the savior of the Nolimitanghere? Answer is we have Maximo Viola, Charlie. Next, 48. When Rizal was in trial, who was the defense counsel assigned to him? Guys, di ba pinadala siya sa dapitan, tapos may mga trial nangyari before siya pinadala doon. Sino yung kanyang attorney? Answer is we have si Attorney De Andrade, Luis Taviel De Andrade. So again, si Pulavieja ang nagpapatay, si Despojo ang nagtapon sa dapitan, si Andrade ang kanyang lawyer. Next, 49. The Katipunan was a secret society founded by Andres Bonifacio and other patriotic Filipinos on July 7, 1892, aimed at attaining Philippine independence through the use of force. Again, hindi ito siya peaceful campaign ha, by force ang KKK. In what district of Manila was Katipunan founded? Answer is Tondo, Charlie. Again, the answer is Charlie Tondo. Next, 50. What crime Rizal tried according to the Spanish military court? Diba? Mayroon siyang lawyer, si Andrade. And then, ano pala yung ikinaso kay Jose Rizal? Answer is rebellion and organizing illegal societies. So, yan yung naging case ni Jose Rizal. Okay, so ito yung first 50 and later punta na tayo sa second set of 50 questions na naman for Jose Rizal. And thank you so much guys for listening.